Applicant number one. Ang sabi ng kutsero, ang sabi ng barbero, ang sabi ng tindera sa palengke, magnanakaw daw. Ang sabi ng lahat ng kapitbahay mo, magnanakaw daw. Hindi mo naman alam kung totoo, pero yun ang kanyang reputasyon. Magnanakaw daw. Kukunin mo bang driver yon ng inyong mga anak? Ha? Kayo dito, kukunin nyo bang driver yon ng inyong mga anak? Yung nasa likod, anong sagot nyo? Kayo dito, kukunin nyo bang driver ng inyong mga anak? Ang sinasabi ng lahat ay magnanakaw. Hindi. Mahirap na. Kasi anak natin yan eh. Applicant number two. Mukha namang malinis, mukha namang mabait, may konting talino. Plansyado ang kanyang puting uniforme. Ang siste, aba, nag-aaral palang magmaneho. Hindi pa alam ang mga kalye. Nalilito pa. Minsan, pinahatid ninyo ang inyong mga anak sa Leyte. Dinala po sa Baguio City. Hindi na nga po nakauwi kasi nasira po ang kotse. Eh, hindi marunong magkumpuni ng makina. Eh, paano naman? Nag-aaral palang magmaneho. Kukuha ba kayo ng isang driver ng inyong mga anak na wala pang karanasan at nag-aaral palang magmaneho? Ha? Hindi. Number three, huwag po natin pagtatawanan, ipagdasal po natin ang mga may malulubhang sakit. Hindi po lagnat, hindi po trangkaso, malubhang sakit. Kukuha ba kayo ng isang driver na may malubhang sakit? Hindi. Baka humawala ng malay tao sa manibela. Kayo pa ang magpapa-ospital? Hindi. Pang-apat na aplikante. Parating galit. Ang tapang. Lahat ng tao sa kalye minumura. Ipinagmamalaki niyang siya'y mamamatay tao. Sinubukan mong ipahatid sundo ang mga bata pag uwi sa bahay, nagulat ka kasi ang mga anak mo nagmumura na rin. Pati si Bunso, nagmumura na. Pinagalitan mo, papira kayo mga bata kayo, bakit marunong na kayo magmura? Sabi niya, turo po ng driver. Bakit namumula ang mga pisngi ninyo? Pinagsasampal po kami ng driver kasi makulit po kami sa kotse. Siyempre, pinagalitan mo yung driver. Sabi mo, ano ang ginawa mo sa mga anak ko? Ay hindi na po kayo sinagot ng driver. Tinutukan na lang po kayo ng baril sa mukha. At ang sabi niya, pumapatay ako ng tao. Kukunin niyo ba yon na driver ng inyong mga anak? Hindi. Panglima. Tahimik, hindi mayabang. Walang drama, trabaho lang. Walang drama, trabaho lang. May 25 taong karanasan sa pagmamaneho. Solid. Tiningnan mo ang NBI clearance. Aba, walang kaso. Malinis. At may magandang referral mula sa nakaraang amo. Importante ang referral. At lahat ng uri ng sasakyan, kayang imaneho. Kalesa, tricycle, bus, jeep, taxi, bangka, vapor, tren, eroplano, kayang imaneho. Sino sa lima na aplikante ang inyong kukuning driver ng inyong mga anak? Ha? Ang lima. Anong Mar? Huwag ka magsabi ng Mar. Walang pangalan. Ha? Panglima. Ay, kayo lang ang nag-iisip niyan. Ganito ba yun? Ganito? Ganun ba? Number five. Alam po ninyo mga nanay, mga tatay,
hindi ko na po kailangang malaman kung ano ang sagot ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi nalalaman ko po, Mami, na pag-anak na natin na ang pinag-uusapan natin, ang kukunin niyo ay yung the best, tama? Pag-anak na natin ang pinag-uusapan natin, hindi ka na magtatanong sa kapitbahay mo o sa katabi mo, ikaw mismo magdedesisyon. Kailangan yung tama ang idedesisyon ko para sa aking mga anak. Correct? Kaya hindi ko na kailangang alamin kung ano ang nasa puso ninyo. Hindi ba't kung ganyan ang inyong pipiliin na driver ng inyong mga anak, yan din dapat ang pipiliin ninyo na dapat maging driver ng ating bansa? Tama ba? Dahil ang driver na ito ang dapat maging driver ng ating bayan. Kung yan ang pipiliin yung driver para sa inyong sariling anak, lalo naman na the best dapat ang piliin nyo para sa bayan. Tama po ba ako? Tama. Kita nyo na, kapag pinasimple ang tanong, ay nagiging simple ang sagot. Ano nga ba yung tanong? Sino ang pipiliin kong driver ng aking mga anak? Pag nandyan na po kayo sa balota, titignan ninyo, sino ba dito ang pipiliin kong driver ng aking mga anak? Yun, alam nyo na kung sino ang pipiliin ninyo. Si number 5. Applicant number 5. Parang job application yan eh. Diba? Magkano na po ang bentahan ng boto dito sa Leyte? Ha? Magkano na ang presyo ng boto sa Leyte? Ha? Dun sa galing ang pinanggalingan ko, sabi nila 500. Kung kayo ay aalukin ng 500, ano ang gagawin ninyo? Tanggapin. Tanggapin. Kapag binigyan kayo ng pera, tanggapin. Hindi masama ang tumanggap ng pera. Hindi rin masama ang magbigay ng pera. Ang masama ay kapag binenta mo ang iyong konsyensya. Tama? Kaya parati kong sinasabi, tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Palakpakan! Tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Bakit? Malalaman ba nila kung sinong binoto mo? Malalaman ba nila? Ay, hindi pala eh. Di umuo ka lang ng umuo. Tanggap ng tanggap. Pila ng pila. Pero, ang iboto nyo ay kung sino ang tamang driver para sa inyong mga anak. Iboto nyo ang laman ng puso ninyo. Tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Ulitin natin ha, tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Ay hindi po tayo uuwi hanggang hindi tayo sabay-sabay. Tanggapin ang pera, pero ba't kayo galit? Tama! Tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Bakit? Gaano? Ang 500 piso, patay, 500 piso, gaano katagal sa palad mo? Ha? Gaano katagal ang 500 piso sa palad ninyo? Isang minuto? Sobra ka naman. Ang dami mo sigurong utang. Ha?
Then sabihin na natin isang araw, ha? Isang araw. Babalik pa ba sa'yo yun? Hindi ka na babalikan nun. Kaya ang tatanggapin po ninyo na 500 piso, pang isang araw lamang. Tama? Sa inyo? Sa inyo, isang araw. Sa kandidatong mananalo, 6 na taon ng tuloy-tuloy na pagnanakaw. Tama? Sa inyo, isang araw. Sa kanya, 6 na taon ng pagnanakaw. Huwag po natin ipagkanulo ang ating susunod na 6 na taon sa halagang isang araw lamang. Diba? Kaya, niloloko naman kayo, lokohin nyo rin sila. Umoo lang kayo ng umoo. Pero ang iboto ninyo ay ang tamang driver para sa inyong mga anak. Ngayon, kung bibigyan po kayo ng pera ng matinong kandidato, edi everybody happy. Pero, kung ang magbibigay sa inyo ng pera, sasabihin, o, iboto mo yung magnanakaw, ha? O kaya, iboto mo itong wala pang alam, ha? Yung nag-aaral pa lang. O kaya, iboto mo itong mamamatay tao, ha? At talagang binoto ninyo yon, dyan tayo magkakagalit. Dinamay nyo pa ako. Tanggapin ang pera, pero iboto ang konsyensya. Amen? Nakaintindihan na po ba tayo? O ayan, kasi baka hindi na tayo magkita hanggang Mayo. Ang dami ko pang pupuntahan. Eh, gera na po, gera na. Kayo po ang aming mga sundalo. Alam po ninyo, napakaganda ng numero ni Mar. Solid sa kabisayaan. Solid. Ang kailangan na lang po namin ay ang boto ng Leyte. Ang boto ng mga magsasaka ng Leyte. Kapag naipanalo po natin si Mar Roxas dito sa Leyte, wala po, tapos na po ang boxing. Panalo na po tayo. Palakpakan! Sino ang inyong driver? Sino ang inyong presidente? Ha? Hindi ko marinig. Ano? Sino ang inyong presidente? Naku, padadaliin ko na nga. Sinong aking asawa? Ayan. Ang pipiliin ninyong driver ng inyong mga sariling anak. Pagkakatiwalaan, may karanasan, may paggalang, takot sa simbahan at sa Diyos. Malawak ang kaalaman. Disenteng Pilipino. Ibalik natin ang Pilipinas sa disenteng Pilipino. Sa pagtatapos, dahil po anniversary namin ni Mar, hihingi lang po ako sa inyo ng dasal na sana sabihin ninyo mamayang gabi, pagpalain po sana si Mar at si Korina ng lakas para sa nalalabing buwan ng pangangampanya. Sana po lahat po ng mga naninira sa kanila at mga traidor ay tamaan ng kidlat. At sabihin ninyo mamayang gabi, Lord, sana po wala na pong tignang ibang babae si Mar Roxas. Dapat si Korina lang ang love niya. Amen? Amen! Palakpakan tayo. Thank you po. Maraming salamat. Love you! Maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutan, number 5 sa balota, Mar Roxas at ang kanyang vice, Lenny Robredo. Maraming pong salamat.